Hey guys, good day. I'm Jenik po. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Pinoy Entrepreneur. So in today's video, mag-share po ako ng isang information regarding sa pagtatayo ng isang sari-sari store business. So ano yung mga tips, ano yung mga kailangan mong gawin, ano yung mga information na pwede mong sundan para maging successful ang yung sari-sari store business. So ang kagandahan dito sa sari-sari store business, hindi mo kailangan ng malaking investment, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para sa pagtatayo ng isang sari-sari store business. Let's say for example, kung nasa bahay ka lang, nawalan ka ng trabaho o pahinga ka sa bahay ngayon, giisip ka ng isang maliit na negosyo, o ikaw isang stay-home mom, nasa bahay ka lang, pwede ka mag-start ng isang sari-sari store business. So this is ideal for individual na ganun nga, na may kailangan ng trabaho, magkailangan ng konting profit, kumita. So maganda itong sari-sari store business. So una sa lahat, kung magtatayo ka ng isang sari-sari store business, ang kailangan mo syempre is yung location. So since ang sari-sari store business nga, hindi mo naman kailangan mag-rent dyan ng isang malaking space. Kung meron ka sa bahay na 5 square meter o 10 square meter, pwede ka na mag-start ng isang sari-sari store. No? So hindi mo na kailangan mag-rent. Pwede ka mag-start dyan sa inyong bahay. So ang kagandahan lang nito, itong sari-sari store business, siyempre retail, ang market mo niyan, yung mga kapitbahay nyo, yung neighborhood mo, yung dyan mga foot traffic dyan sa streets nyo, sa inyong community. So kung maganda yung foot traffic ng community mo, doon sa pagtatayuan mo ng sari-sari store business, maganda itong business na ito. So yan ang una mong gagawin. Mag-isip ka kung saan mo ilalagay yung sari-sari store business, kung pwede sa location, saan maganda. So yan. So number two, ang isa sa pinakamahalaga yung suppliers. So kailangan makakuha ka ng mga suppliers para sa sari-sari store business mo. Kasi yung iba, di ba, namimili yan sa mga palengke. Kasi dyan mura, o kaya sa Pure Gold. Diba yung mga nagtitindahan, minsan kasi may nag-o-offer ang Pure Gold ng mga murang mga produkto. Ganyan. Pero maganda rin, makahanap ka ng suppliers na talagang nagbabagsak doon sa iyong sari-sari store business o sa tindahan mo. Let's say for example, yung mga nasa palengke, dyan nagbabagsak yung mga suppliers dyan. Maganda yan, puntahan mo sila sa palengke, dyan nagbabagsak yung mga suppliers na yan. So kausapin mo sila na magtatayo ka na isang sari-sari store business, kung pwedeng mag-supply sila sa iyong sari-sari store. Diba? Kasi maganda ritong dito sa mga suppliers na ito, makakapag-negotiate ka, pwede ka mabigyan ng mga magandang porsyento, diba? O kaya mas mababang price ng mga produkto. At isa pa, kagandahan sa mga suppliers na to, nagbibigay sila ng terms, diba? Hindi, let's say for example, katulad ng kung mamimili ka, siyempre pag bumili ka ng mga produkto mo, babayaran mo agad dyan. Hindi katulad dito mga suppliers na to, pwede kang bigyan ng magandang terms. Let's say for example, bigyan ka nila ng 15 days, bigyan ka nila ng 30 days, di ba? So, nabagsak na nila yung mga produkto nila doon sa tindahan mo, habang binibenta mo yung produkto, di ba? Saka mo pa lang sila babayaran. So, yan ang kagandahan na may mga suppliers ka sa iyong sari-sari store business. So, saan mo makikita yan? Ulitin ko, maghanap ka ng mga suppliers. Sa tagal naman ng nagtayo ka ng isang sari-sari store, pag medyo kilala na yan, so yung mga suppliers na yan, kusa na yan lumalapit sa mga tindahan. So abangan mo din sila, mabibisita yan sa mga tindahan, nag-aalok ng mga produkto nila, kaya magbibigay sila ng mga terms, bibigay sila ng mga magagandang porsyento, mabababang presyo. So yan, find a perfect suppliers for your sari-sari store business. So, yan yung pangalawa. Number one, yung location. Number two, yung find the supplier. Tapos, just sa number three, so, kailangan mo, syempre, meron ka ng mga produkto sa yung sari-sari store business. Kailangan, alam mo yung paglagay ng magandang presyo dun sa mga merchandise mo, dun sa mga produkto mo. So, magkano ba yung markup mo? Let's say, sa mga canned goods, sa mga shampoo, sa mga sabon, mga tinapay, diba? Dapat maganda yung competitive yung presyo mo. Since sari-sari store, alam mo naman, medyo competitive din yan. Dyan sa mga lugar ninyo, mayroong mga sari-sari store business din na kalaban mo sa negosyo. So, kailangan maging competitive yung presyo mo para at least
di ba? May advantage ka sa yung competition. So yan, so huwag mong kakalimutan din, syempre, since ito isa itong business, so huwag mong kakalimutan na inventory, yung inventory mo sa mga produkto mo. Maganda rin yan, mag-aaral ka na maglagay ng mga inventory sa mga produkto mo. Kasi mahirap din yung, let's say for example, sa mga personal na paggamit mo, diba? Kinukuha mo sa tindahan, hindi mo na ibabalik. So yan, medyo mababawasan yung profit mo sa ganyan. At ang isa pa, ang problema sa isang sari-sari store business, since ang business na ito ay yung, siyempre sa neighborhood, kilala mo yung, ang yung mga customers. So minsan, di mawawala yung mga utang-utang ng mga ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kakilala. So minsan, ang problema, siyempre, hindi nakakabayad sa yung sari-sari store business. So dyan, natangay na yung puhunan mo, pati yung profit mo, wala na. Pag hindi nagbayad ng utang sa iyo yung mga kakilala mo. Kaya minsan, hindi na nakakapagbayad, nahihiya kang maningil o ganyan. So yan, dyan nagkakaproblema minsan yung negosyo sa sari-sari store business. So ingatan mo yung ganyang maging problema mo sa iyong business. So yun lang, ayun yung mga information na mahalaga. Then ang isa pa, huwag mong kakalimutan yung, let's say for example, may sari-sari store business ka na, dapat alam mo kung ano yung in demand sa iyong mga customers. Alam mo yung mga merchandise na mabilis may push dyan sa sari-sari store business mo. Let's say, ano ba yung mga mamabenta? Yung mga canned goods, mga shampoo, yan, mga toothpaste, or anything, basta soft drinks. So kailangan malaman mo kung ano yung mga mabilis mabenta para at least madamihan mo yung stocks ng mga ganito. Alam mo, ito yung mabili. So ito yung kailangan kong mag-stock ng marami. So yan, yan ang isa sa mga information na kailangan mo sa pagtatayo ng isang sari-sari store business. So guys, ang isa pa, huwag nyo kakalimutan since it is a micro business. So kailangan na rin natin mag-register. Kung ikaw magtatayo ng isang sari-sari store business, maganda na rin mag-register ka ng yung negosyo dyan sa inyong city hall. Magtanong ka lang kung ano yung kailangan mong requirements para na magtatayo ka mo ng isang sari-sari store business, kung ano yung kailangan ng mga certificate o ano pa ba. So yun lang guys. I hope itong maliit na information na ito nakatulong sa inyo. Kung may plano kayo magtayo ng isang maliit na negosyo like sari-sari store, mapagkakakitaan nyo dyan sa harap lang ng bahay nyo, pwede nang simulan itong business na ito. Meron kang maliit na 5 square meters or 10 square meters na pwesto dyan sa harap ng bahay nyo, pwede ka na mag-start ng isang sari-sari store business. So yun lang guys, sa mga bago kong subscribers, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. At sa mga bagong manonood, mag-subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel para sa ating mga susunod na business ideas, small business tips. So yun lang guys, keep safe!